Hello po sa inyong lahat. Tayo privilege dahil kasama po natin si Sir dito. We know him as Bayaw, but yeah, alam ko merong level of seriousness din naman sa kanya. So ang tanong ko lang po, maliban sa naka-beautify yung ano natin, lumalaki yung mata natin. Magandang gabi sa inyo. Okay, yeah, okay. Sige po. So ikinis yung mukha natin. Alright, oh, dahil sa ilaw, ang ganda lighting. Okay, sige po. Ang tanong ko lang po, di ba po ang challenge minsan natin sa advocacy ay yung pagkukomunicate ng maayos na ating mensahe, even dun sa mga ayaw maniwala sa atin. So isa lang po tanong ko, do you think yung being vulnerable, being transparent, yung parang allowing people to mock you minsan, allowing them, and then can be effective, an effective way of reaching into their hearts so that we can communicate our sincerity very well? Yun nga, tulad yung sinabi kanina, no, na para naman to sa atin dati, no? Para sa mga Pilipino, kahit yun nga, pwedeng kahit mag-risk na yung kabuhayan mo, yung buhay mo mismo. So, yun, para naman to sa nakakarami. Okay. And so far, you see na nagiging effective naman po kapag kapag nakita na yung sincerity mo, even if para minsan inaasar ka. Siguro, tingin ko effective yun eh. Effective yun na kahit yung inaasar ka o parang nagko-comment sila sa social media na kahit negative. Kasi ibig sabihin nun, kumbaga parang tinitignan din nila kung ano yung sinasabi mo. So ibig sabihin nun, parang may pakialam din sila doon sa kung ano yung kinukommunicate mo. So yung iba naman nagtatanggol din, no? So salamat po. And I think sa pag-ibig ganun din po, no? You're going to be vulnerable. Pero pag umiibig ka, dapat tama lang. Kasi lang naman ang sobra masama. Diba? Opo, tama. Pag umiibig ka sa Pilipinas eh, kamatayan na lahat po ganun. Grabe. Uy, wag. Pero but we need to leave. Okay, pero yun, importante ngayon na magkaroon ka ng stand. Magkaroon ka ng stand. Kahit ano pa maya, basta magkaroon ka ng stand. Okay. Na doon lang tayo sa tama. Okay. Kasi ngayon parang kailangan pa maging dilawan ka, maging hindi naman ganun yun eh. Para sa Pilipinas to eh, para sa mga Pilipino to. Opo. So, ayun. Alright, sige po. Salamat. Salamat po. Thank you po.